natin ang buong mundo. Nasisigaw tayo muli. Maniwawagayway natin ang bandila ng Pilipinas. Kita ko kayong lahat na nakangiti na napakalakas ang sigaw. Parang nakikita ko na darating talaga ang araw na tayo ay sisigaw hindi lamang para sa kandidato, hindi lang para sa isang kilusan, kung hindi para sa taong bayan dahil dumating na ang araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Naipalabas natin natin ang tunay na puso ng Pilipino. Ang tunay na puso ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang puso ng Pilipino na nagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Ang puso ng Pilipino na nagsasanib puwersa, sumasama at tumutulong sa ating mga kababayan. Alam naman po natin ang ugali ng Pilipino. Alam naman po natin, kapag tinatanong tayo ng ating mga kaibigan na galing sa ibang lugar, galing sa ibang bansa, sinasabi nila, ano ba talagang pinagmamalaki ninyong mga Pilipino? At ang ating laging nagiging sagot, ang pinakamagandang katangian ng Pilipino ay may malasakit at kami ay makabayanihan, kami ay nagtutulungan sa isa't isa. Yan po! Ang ugali po ang puso ng Pilipino na nais namin ipalabas ulit. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa ating pang-araw-araw na buhay sa lahat ng sektor ng ating lingkunan. Yan po ang angarin ng unity. Yan po ang layunin ni Inday Sara at saka ang aking sabi. Yan po ang pangarap natin para sa Pilipinas. Bibim, pag nanalo ka, magiging straight na ako. Straight ka na! Bakit malikot ka? Tignan nyo naman, ang mga Pilipino, naghihirap na, ang daming iniisip na problema, ang dapat tagunan, ganyan pa, kaya pa rin natin tumawa, kaya pa rin natin magmahal, kaya pa rin natin tumulong at magsakripisyo, ngunit laging nakangiti. Bakit tayong nakangiti? Dahil alam natin na hindi tayo iiwanan ng ating mga kababayan. Bakit tayong nakangiti? Dahil alam natin na kahit ano pang mangyayari, may pag-asa na gaganda ang buhay. Ang mga Pilipino laging nakangiti dahil alam po natin anak tayo ng Diyos dahil mababait tayo mga Pilipino. Lahat na po ang bansa sa buong mundo napuntahan ko na po at hindi pa ako nakahanap ng mga na mapuntahan na masasabi ko mas magaling, mas masipag, mas mahusay, mas mabait at mas nagmamahal na tao kung hindi ang mga Pilipino. Kaya napakalakas po ng loob ko. Napakalaki po ang tiwala ko na ating pinag-uusapan na pagkakaisa ay ating makakamtan. At ating gagawin po yan. Kaya huwag po natin kakalimutan ngayong gabi na ito nagtipon-tipon tayo. Napag-usapan natin ang adikain ng pagkakaisa. At tingnan po natin ang pagtanggap ng lahat ng Pilipino. At ang pagtanggap ng lahat ng Pilipino sa mensahe ng adikain ng pagkakaisa. Ay nung nagsisimula po kami,
ay ang sagot ng ating mga kababayan ay parang bulong po lamang. Ngunit halos hindi pumarinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ay ang bulong na yan na hindi halos marinig ay palakas na ng palakas at nagiging maliwanag ang tinig ng bawat Pilipino hanggang yung bulong na nagsimula ay ngayon ay naging sigaw na ng Pilipino. At ang sigaw ng Pilipino, kasama ako dyan sa pag-uunlad, kasama ako dyan sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino, kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas, kasama ako sa kilusan ng isa. Alamin po natin itong gabi nito na tayo ay nagsanipalsa, tayo ay nagsama, tayo ay nagkaisa. At ang ating sigaw na adikain lamang sa simula, mensahe lamang sa simula, sa dami po ng sumasama sa atin, sa dami po ng sumasang-ayon, sa dami po ng nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay ang aming sinimulan ay ngayon masasabi natin ay kilusan na ng pagkakaisa. Huwag po natin kalimutan itong gabing ito dito sa Sampaloc, dito sa lungsod ng Maynila na ating pinag-usapan ng pagkakaisa. Huwag po natin titigilan, huwag po tayong hihinto sa ating gagawin, sa pagsakripisyo, sa pagpakita ng malasakit sa ating lahat ng kakayahan, lahat ng ating sipag, upang dumating ang araw na masasabi natin, tignan ninyo, sa aming pagkakaisa, umaahon na ang mga Pilipino. Masasabi natin na ang Pilipino ay may trabaho ulit, may pera na naman sa bulsa, may pakain na ang kanilang pamilya, may pag-aral ang kanyang anak, at bukod sa lahat, ay magkaroon ng bawat Pilipino ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. At kapag po nangyari yan, at gumanda na ang buhay natin dahil sa ating pagtutulungan, haharap uli po tayo sa buong mundo. At sisigaw po tayo sa ating mga kaibigan na dayuhan. Sasabihin natin, tignan nyo kaming mga Pilipino. Kahit anong ibato ninyo sa aming kahirapan, kahit anong mangyari dito na dumanas ako na, kahit yung pandemya, kami, dahil nagkakaisa kami, hindi lamang kami nakaraos, kami ay sumikat pa. At haharapin natin ang buong mundo. At sisigaw tayo muli. At iwawagayway natin ang bandila ng Pilipinas. At sasabihin natin sa buong mundo, ako ay Pilipino. Taas mo ay Pilipino. Huwag po natin titigilan itong nasimulaan natin, itong pagkikilos ng pagkakaisa. Hanggang tayo ay masabi natin tayo ng tagumpay. At ang aming pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kundi ang tunay na tagumpay na masabi natin sa isa't isa, dumating din ang araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Ipinagsama-sama natin lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng karanasan, lahat ng kayang ibigay na sakripisyo para sa ating bansa. At kapag natin nagawa ito, mararamdaman po natin na dahan-dahan gagawin na po ang buhay. At masasabi natin, sama-sama tayong babangon ulit. Maraming salamat.